Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Personal na karanasan ito ng isang taong medyo malapit sa akin. Natatawagin na lang natin sa pangalang Narding. Si Narding ay dayo lamang sa nasabing lalawigan na iyon. Napadpad siya doon dahil sa ang kanyang napangasawa ay taga roon. Mabuting tao si Narding, kung kaya hindi naman ito nahirapang makibagay sa partidos ng kanyang asawa. Masipag din ito at wala itong hinihindian sa tuwing hihingan ng pabor. Pero sa kabila ng kabaitan ni Narding ay may nagtangka pa rin sa kanyang buhay. At ito ay walang iba kundi si Miguel. Lingid kasi sa kaalaman ni Narding, si Miguel ay dating kasintahan ng kanyang asawang si Melinda. Kaya noon pa man ay mainit na talaga ang dugo ni Miguel sa kanya. Mula kasi nang magkawalay sina Miguel at Melinda ay hindi na rin ito nag-asawa pa, dahil iisa lang ang babae para sa kanya. Ang dahilan kung bakit hindi nagkatuluyan si Miguel at Melinda ay dahil sa kalat sa kanilang baryo ang ukol sa lihim ng angkan ng mga ito. Kilala sila na may lahing aswang, kaya tutol talaga ang mga magulang at kaanak ni Melinda. At nagtataka nga raw sila kung paano nagustuhan ito ni Melinda at naging kasintahan pa. Gayong alam naman ito sa pulpagkabata nila ang tungkol sa lihim ng pamilya nito. Pero pag-aamin noon ni Melinda, kahit siya ay nahihiwagaang talaga kung paano siya napaibig ni Miguel. Dahil sa totoo lang ay hindi rin naman ito masasabing kaibig-ibig kung pisikal at panlabas na anyo ang pag-uusapan. Matipuno lang ang pangangatawan nito, pero marami siyang kapintasan. Kahit nga sa kanyang pag-uugali ay medyo magaspang at mainitin pa ang ulo. Kaya sabi ni Melinda, duda niya ay may ginawa si Miguel sa kanya kung kaya siya nahulog dito noon. Siguro ay mga kalahating taon na rin sila Narding at Melinda na naninirahan doon sa bahay na pinagtulungang gawin ng mga kamag-anak niya para sa kanila. Na mangyari ang pinaka nakakatakot na karanasan ni Narding sa tanang buhay niya. Iyon yung paghihiganti ni Miguel. Kwento niya, mag-isa lang siya noong naiwan sa kanilang bahay at abala siya sa pagkukumpuni ng mga sira nilang kasangkapan. Nang may dumaan na isang matandang lalaki at hinahanap ang kanyang asawa. Sa magalang na pangungusa ay sinabi naman ni Narding na wala ang asawa niyang si Melinda pagkat nagpabayan ito kasama ng biyanan niyang babae. Matapos sabihin ni Narding na wala ang kanyang asawa, ay nakiusap naman yung matanda na kung maaari ba raw ay makikinom siya ng tubig. Dahil malayo pa umano ang pinanggalingan nito, agad namang tumalima si Narding upang pagbigyan yung pakiusap ng matanda. Pagbalik niya, may dala na siyang isang baso at pichel na may laman tubig. Inabot ng matanda yung baso
at sinalina naman iyon ni Narding ng tubig. Matapos iyon, ay uminom na yung matanda. Pero nung mapasulyap si Narding, ay nagtaka siya. Pagkat parang hindi naman nababawasan yung tubig doon sa basong babasagin. Na sa pagkakaintindi niya, parang hindi naman iyon iniinom ng matanda. At napansin niyang nanlalabo na yung tubig na naroon. Na ibinabalik yun ng matanda doon sa baso matapos na pumasok sa kanyang bibig. Nagtaka talaga si Narding kung bakit iyon ginagawa ng matanda. Naalarma siyang bigla pagkat naisip niyang baka baliw ito. Maya-maya ay nagulat pa siya nang biglang iabot ng matanda sa kanya yung baso at inalok siya nitong uminom. Hindi naman nagpahalata si Narding na diskumpiyado na siya sa katauhan ng matanda. Naging malumanay pa rin siya at tinanggihan yung alok nito. Pero naging mapilit ito at makulit. Halos iduldul na niya sa mukha ni Narding yung baso. Bagay na hindi na niya talaga nagustuhan. Pero hinabaan pa rin niya yung kanyang pasensya. Dahil sa matanda na nga ito. Ngunit yung mukha ng matanda, maging yung kilos at mga reaksyon nito ay kakaiba na. Bakas na niya ang galit dito. Kaya nagtaka siya kung bakit ganun yung matanda. Ang nasa isip na lang talaga niya noong mga oras na yon ay baka may sayad lang talaga ito sa kanyang pag-iisip. Hanggang sa itikit ng matanda yung baso sa kanyang bibig at nakita niyang kumilos na rin pati ang isang kamay nito. Nahawakan sana siya sa bato at ipipilit na painumin doon sa hawak nitong baso na nasa kabilang kamay. Kaya mabilis na tinabig ni Narding yung baso, dahilan para tumalsik yon at mabasag sa lupa. Kaya natapon yung tubig. Galit na galit yung matanda at napamura pa ito sa kanilang lingwahe. At bigla siya nitong sinunggaban. Kaya nagulat talaga si Narding dahil hindi niya iyon inaasahan. Bumagsak siya sa lupa habang nakadagan sa kanya yung matanda. Nagtaka si Narding kung bakit napakalakas nito para sa kanyang edad. Namumuwersa na siya ay hindi pa rin niya magawang mapalis yung matanda sa kanyang ibabaw. At mas naging mabalasik pa ang mukha nito. Na napansin niyang matindi ang galit na kanyang nararamdaman. At para bang kakain talaga ng buhay. Sunod-sunod siya nitong hinampas ng malalakas. Wala naman ang nagawa pa si Narding kundi iharang ang kanyang dalawang braso para sanggayin niyon. Ramdam niya ang lakas ng mga hampas na iyon ng matanda na kanya talagang iniinda bawat pagtama noon sa kanyang mga braso. Hanggang sa nagkaroon siya ng pagkakataon na makahagilap nang maaari niyang ipukpok sa ulo nito. Nakapa niya ang isang bao na ginagamit niyang patukaan ng manok at agad niya iyong inihampas sa matanda. Naisip niyang wala iyong magiging masyadong epekto, pero bahala na, iyon ang nasa isip niya. Ang gusto niya talaga sana ay bato, pero iyon ang kanyang nahagilap. Ngunit hindi niya inaasahan na ganun pala katindi ang magiging epekto noon sa matanda ng kanya itong tamaan sa sentido. Napahawak bigla yung matanda sa kanyang ulo at mabilis na umalis sa pagkakadagan kay Narding. At napansin niyang para bang takot na takot itong mapasundan pa niya iyon ng isa pa. At parang namalikmata si Narding ang kanyang tanggalin na ang mga kamay sa kanyang mukha at muli siyang humarap dito. Pagkat ang nakita na niya ay si Miguel, parang bula
na naglaho yung matanda. Halos hindi makapaniwala si Narding sa kanyang nasaksiyan noong mga sandaling iyon. Doon niya napatunayang totoo palang lahat ng mga kwentong kanyang naririnig tungkol sa mga ito, na may lahi nga talaga silang aswang at may kakayahang magpalit ng anyo at manggaya. Pero kasabay noon ay mayroon ding napatunayan si Narding na kahit pala may mga kakayahan silang angat sa mga karaniwang tao, ay may hangganan din ang mga ito at may katapat, lalo na kapag mga bagay na kalikasan. Tulad na nga lang nung bao na kanyang ipinukpok sa ulo nito, na nakita pa nga niyang akma na naman sanang susugod, pero nang kanyang iamba yung bao ay nagdalawang isip na ito, at nung huli ay napilitan na lang na manakbo. Nagkapasa-pasa yung mga braso niya na nalamog talaga ang mga ito dahil sa lakas ni Miguel. Alam ni Narding sa kanyang sarili na kung hindi dahil sa baong iyon, malamang ay napatay na siya nito sa napakaraming paraan. Pero sa kabila ng nangyari ay inilihim niya iyon sa asawa niyang si Melinda. Naisip kasi ni Narding na kung kanya pa iyong sasabihin sa asawa, ay maaari pang lumaki ang gulo. Kaya sinarili na lamang niya iyon. Nang buong akala niya ay titigilan na siya ni Miguel dahil sa nangyari, pero nagkamali siya, dahil mas lalo pang umigting ang nararamdaman nitong galit sa kanya. Na halos 3 araw lamang ang pinalipas nito, ay tinambangan naman siya nito sa daan at nagsama pa ito ng isang paanak. Nagsisimula pa lang kumalat ang dilim noong mga panahong iyon. Galing siya noon sa bahay ng kanyang payaw, dahil sinabihan siya nitong magpunta pagkat bibigyan siya ng tapa. Nang nangangalahati na siya, ay doon na nagsimulang makarinig si Narding ng mga paghuni ng aswang. Hinutuban na kaagad siya, kaya hinawakan na niya kaagad ang kuluhan ng kanyang itak at yung baon na ginamit niyang minsan na armas laban kay Miguel, ay ginawa niya iyong palawit sa kwintas at lagi na niya iyong sinusuot. At makaraan pa ang ilang minuto, ay bigla na nga lumitaw mula sa gilid ng daan ang 2 naglalakiang aso, na hindi naman na ikinagulat pa ni Narding dahil inaasahan na niya iyon. Inunahan na niya kaagad ang mga ito at sinabing sila ay kanyang nakikilala. Binanggit pa nga niya ang pangalan ni Miguel at sinabihang wala nang dahilan pa para magkubli siya sa anyo ng isang hayop. At matapos niyang sabihin iyon, ay biglang tumayo si Miguel mula sa pagkakadapa sa damuhan. Nakitang kita ni Narding kung paano iyong nagbago sa isang iglap lang. At sumunod na rin ang pinsa nito. Kapwa sila nangingintab sa langis at nagtatayo ang pareho ang kanilang mga buhok. Hinugot ni Narding ang kanyang itak. Kanya iyong itinaga sa lupa at sinabing siya ay nakahanda na. Biglang sumugod ang pinsa ni Miguel. Nasabi ni Narding ang malapit na ito sa kanya ay bigla na lang nawala. Pero nakita niya ang anino nito sa lupa, kung kaya iyon ang mabilis niyang tinaga. Nabigla niyang narinig ang tinig nito na napahiyaw sa sakit. At maya-maya ay nakita niyang gumulong sa lupa at namilipit. Lalo namang nagalit si Miguel nang makita ang sinabi ng pinsan niya. Umangil pa ito na ipinakita talaga ang galit na kanyang nararamdaman bago pa tuluyang sumugod. Pero bago pa makalapit kay Narding,
ay bigla itong tumilapon sa gilid ng daan. Nang tamaan ng malakas na hampas gamit ang isang kahoy, biglang dumating ang bayaw ni Narding at panganay na anak nito. Bit-bit yung naiwan niyang tapa na ibinigay nila sa kanya. Patawin pa sana iyon ng bayaw niya, pero bigla nang tumakas ang mga ito. Habulin pa sana nila iyon, pero pinigilan na sila ni Narding at sinabing hayaan na lang. Sabi ni Narding, buti na lang at naiwan niya yung tapang ibinigay sa kanya. Kung kaya sinundan at hinabol siya ng mga ito upang ibigay. Na kung hindi nila siya naabutan sa daan, ay kanila na lamang iahatid sa mismong bahay nila. Matapos iyon, ay nagdesisyon silang sumama na kay Narding hanggang sa bahay nito at nagkayayaang uminom. Doon ay kinuwento ni Narding sa kanila na pangalawang beses na siyang pinagtangkaan ni Miguel. Inamin din niya sa kanila kung bakit hindi niya kagad sinabi. Isa lang ang kanyang dahilan. Ayaw niyang lumaki pa ang gulo. Pero hindi na pumayag ang mga paanak ni Melinda nang kanilang malaman niyon. Sinabi nilang hindi na nila iyon kayang palampasin pa dahil ibang usapan na raw yon. Kaya wala na rin nagawa pa si Narding. Hinayaan na lang niya ang mga partidos ni Melinda na gawin yung mga bagay na sa palagay nila ay tama. At makalipas lang ang ilang araw, kusa nang umalis sa kanilang tirahan sila Miguel, kasama na ang iba niyang mga kaanak. Pero may mga natira pa, kung kaya hindi sila masyado nagtitiwala at nagbibigay ng kumpiyansa. Nakaramihan naman pala sa mga kamag-anak ni Melinda ay may mga taglay ding anting at pangontra sa aswang. Kaya pala malalakas din ang kanilang mga loob na harapin ang mga ito. Kwento pa nga ng isang tuwi ni Melinda, minsan ang nagkaroon ng alitan ang kanilang mga angkan. Namuntik na nga raw noong magkaubusan ng lahi, pero nagawang mapagkasundo sila ng isang taong namagitan. At iyon ay ang mismong lolo nila. Ito ang gumawa ng paraan para magkasundo ang kanilang mga angkan at manumbalik ang kapayapaan sa dalawang panig. At noon nga lang uli na uli ang sigalon ng pagtangkaan ni Miguel si Narding. Pero dahil sa parte na si Narding ang kanilang angkan, kung kaya hindi nila iyon mapapayagan. Na nang mapansin nila ang kwentas ni Narding, ay umanga sila at nagtaka kung saan niya iyon nakuha. Sabi pa nila, hindi daw nila alam na may nalalaman din pala si Narding sa mga ganong bagay. Pero mabilis na sumagot si Narding at sinabing wala naman talaga siyang alam pagdating sa mga agima at anting-anting. Sabi niya, naisip lang daw niya kasi na baka may kakaiba sa bao na iyon dahil kinakatakutan ni Miguel. At iba raw ang naging reaksyon nito ang kanyang ipukpok ang bao na iyon sa kanyang ulo. Matapos nilang marinig ang mga sinabi ni Narding ay nagtawanan sila. Akala daw kasi nila ay alam ni Narding ang tungkol sa mga bagay ni espiritual. Ngunit sinabi din naman nila na may potensyal nga ang bao na iyon. Pero may mga bagay pang dapat siyang gawin. At kanila siyang tinuruan. Mula noon ay tuluyan ang napukaw ang interes ni Narding sa mundo ng hiwaga at kababalaghan. Pero nanatiling mabuting tao at tahimik. Kahit pa nga, marami na siya ngayong nalalaman. Ay personal na karanasan ng isa nating tagapakinig na nagpakilalang si Andy. Ito ay naganap. May 5 taon na rin ang nakalipas. Ayon sa kanya,
Nahilig silang magkakaibigan sa mga kwentong katatakutan at kababalaghan. Malaki din ang naging interes nila pagdating sa mga agimat at orasyon. At dahil nga sa pagkahilig nila sa mga bagay na ito, kung kaya napagkasunduan nila minsan na pumasok sa mga paaralan kapag mga alanganing oras. Nagpupunta din sila sa mga inabando ng mga gusali at nagpapakasakali na sila'y makakita ng mga multo at kung ano-anong mga nilalang na pinaniniwala ang umiiral sa ating mundo. Pero tanging puro pagpaparamdam lang kadalasan at di pa talaga sila nakakita. Isang araw ay nagpasya sila na sumangguni sa lola ni Andy. Dahil marami itong nalalaman pagdating sa mundo ng hiwaga at espiritual. Marunong din itong manggamot. Sinabi sa kanila ng matanda na hindi talaga sila makakakita ng mga tipang karaniwang nilalang dahil sa wala naman silang kakayahan. Lahat daw silang magkakaibigan ay pawang mga nakasara ang kanilang ikatlong mata. Hiniling nila sa lola ni Andy na kanyang buksan ang kanilang ikatlong paningin, ngunit tumanggi ito. Dahil kapag nabuksan na umano iyon, ay hindi na niya magagawa pa iyong muling isara. At baka pagsisiyan lamang nila ang bagay na iyon sa huli. Humingi din sila ng payo sa matanda kung paano sila magkakaroon ng agimat o kahit anong uri ng pananggalang laban sa mga masasamang elemento sa tuwing sila ay nagpupunta sa mga delikadong lugar. Pagdating naman sa bagay na yon, ay hindi sila pinahintulutan ng lola ni Andy. Pero ipinagpauna na niya sa kanila na hindi madali ang kanilang gagawin. Kailangang malampasan nila ang bawat pagsubok na kanyang ipagagawa sa kanila. Ang unang pinagawa sa kanila ng matanda ay ang magpunta sa isang sementeryo doon sa kanilang lugar ng alas 12 ng gabi na mag-isa. Tamang-tama naman dahil may isang sementeryo doon na inabandona na. Lumang sementeryo ito kung kaya wala nang nagpupunta pa doon. Lahat kasi ng mga namamatay ay doon na sa bagong sementeryo dinadala. Nag-usap-usap sila magkakaibigan kung sino ang unang susubok. Dahil hindi pwedeng magsabay-sabay sila. Dapat magpunta sila sa sementeryo na mag-isa. Yan ang sabi ng lola ni Andy. Sa ganong paraan kasi ay makukuha nila yung inaasam na anting-anting. Kailangan bago mag alas 12 ng hating gabi ay naroon na sila. Ano man ang maramdaman nila, dapat ay kanila iyong malampasan na mananatili sila doon hanggang sa sumikat ang araw. Yun ang unang pagsubok na dapat nilang magawa. Sa pag-uusap-usap nilang magkakaibigan kung sino ang siyang mauuna, ay napagkasunduan nilang magpalabunutan. Kumuha sila ng walis-tingting at kanila iyong pinagputol-putol. At ang makakakuha ng pinakamaiksi ay siyang mauunang magpunta sa sementeryo na mag-isa. Nung mga oras na yon, hindi pa nila ramdam ang takot at nagkakatuwaan pa nga sila.
Pare-pareho silang mga excited na mauna. Nang matapos silang magpalabunutan, ay si Andy ang siyang nakakuha ng pinakamaigling tingting. Kaya siya ang unang susubok. Kinahapunan, nagkita-kita silang muli sa kanilang tagpuan. Napag-usapan nilang doon maghihintay ang kanyang mga kaibigan. Doon rin sila magpapalipas ng gabi habang si Andy naman ay magpupunta nga sa sementeryo. Maliit na kubo lamang iyon na madalas nilang pinagtatambayan. Ginawa talaga nila iyon para sa kanilang magkakaibigan. Iyon yung kubo na kanilang pinaka-hangout. Nang magdidilim na, ay nagkayaan silang uminom. Tumagay din si Andy ng ilang beses para panlaban daw niya sa lamig. Nagkainan sila at nag-inuman habang inihintay yung oras. Mula doon sa kubo ay may kalayuan din ang sementeryo. Kaya mag-aalas 11 pa lang noon ay nagpaalam na si Andy sa kanyang mga kaibigan. Panay naman ang pagpapaalaala ng mga ito sa kanya na mag-ingat. May dala si Andy na flashlight, itak at ilang mga kagamitan na pinapadala sa kanya ng kanyang lola. Binaon din niya yung isang bote ng gin na may laman pang kalahati. At bago mag-alas 11:30 ay narating na niya yung bukana nung abandonadong sementeryo. Pinagmasdan niya iyong mabuti. At parang doon pa lang niya naunawaang hindi nga iyon isang madaling gampanin. Bigla siyang nakaramdam ng takot dahil sa itsura noon. Bigla siyang nagdalawang isip at parang ayaw na niyang iakbang pa ang mga paa. Huminga siya ng malalim. Inisip na lang niya yung gantimpalang pwede niyang makuha kung malalampasan niya ang pagsubok. Inilabas niya yung bote ng gin at kanya iyong tinungga. Uminom siya ng kaunti sa pag-asang mawawala yung kanyang kaba. Pero sa tuwing makikita niya yung paligid ay di talaga maiwasang hindi siya kabahan. Kung nung nagpapalabunutan pa lamang sila ay kakaibang excitement ang nararamdaman niya, nung mga sandaling iyon naman na naroon na siyang mag-isa ay kabaliktaran na ang kanyang nararamdaman. Uminom siyang muli ng hawak na alak at huminga ng malalim. Sinimulan niyang iakbang muli ang mga paa. Dahan-dahan lang at pahinto-hinto siya dahil iniilawan niya ang kanyang paligid. Bili ng kanyang lola, kailangan niyang pumwesto sa pinakagitna ng sementeryo at doon magpaumaga. Kaya iyon yung una niyang hinanap, yung pinakapusot nung libingan na iyon. Sa kanyang paglalakad-lakad ay napansin niyang tila napakaraming nicho ang basag na at nakabukas. Kaya nakakadagdag pa iyon sa kanya ng iba yung takot. Naging malikot na rin yung kanyang isipan na baka lumabas na mula doon yung mga nakalibing. Pero pinaglabanan naman iyon ni Andy at inisip niyang malabo namang mangyari yung ganon. Sinabi na lang niya sa kanyang sarili na baka sadyang binuksan ang mga iyon at inilipat na sa bagong sementeryo ang mga buto. Pero hindi niya maialis na magtaka kung bakit parang hindi yata maayos yung pagkakabukas
sa mga nitso. At wala bang iisang paraan na para bang kung saan na lang maibigang basagin yon at buksan ay doon na lang sinisira. Hanggang sa huminto si Andy. Palagay niya kasi ay kanya nang narating yung pinakagitna ng sementeryo. Grabe ang lamig ng simoy ng hangin na dumadampi sa balat niya noong mga oras na yon. Naramdaman niyang nagtayuan talaga ang mga balahibo niya dahil sa sobrang ginaw. Naupo siya sa isang nicho na naroon at nakiramdam. Nawala pang 5 minuto mula nang siya ay dumating doon, ay nakarinig na kaagad siya ng tinig ng isang babaeng umiiyak. Kinabahan na naman si Andy. Alam niyang walang ibang taong naroon maliban sa kanya. Kung kaya may kutob na siya kung kanino nagmumula yung tinig na iyon ng babae. Maya-maya pa ay nakarinig na rin siya ng boses ng isang bata na tila ba masayang naglalaro. Nanatili lang naman si Andy sa kanyang kinauupuan. Pero parang maluluhaan na siya dahil sa sobrang kaba. Ngunit kailangan niyang tapusin iyon. Naisip niyang naroon na rin naman siya. At sayang naman kung hindi pa niya iyon matatapos. Ano na lang rin ang sasabihin sa kanya ng mga kaibigan. Kaya tinatagan pa ni Andy ang kanyang loob. Pero habang tumatagal ay nagiging mas kakilakilabot yung mga naririnig niyang tinig doon. Na may pagkakataon pa ngang parang bumubulong na ang mga ito sa gilid mismo ng kanyang tenga. Hindi tumitigil ang ilaw ni Andy sa iisang lugar. Lalo na kapag nakakarinig siya ng mga pagkaluskos na para bang mayroon na talagang lumalapit sa kanya. Hanggang sa bigla na lang kumurap-kurap yung hawak niyang flashlight. Kung kaya, abot-abot na naman ang kabang kanyang naramdaman. Makailang beses niya iyong ipinukpok sa kanyang palad na mabuti naman at umilaw pa ito. Pero ramdam ni Andy na mayroong gumagawa noon na iyon ay hindi normal. Kaya inilabas na rin niya yung baong kandila. Yun kasi ang bilin sa kanila ng lola niya. Huwag aasa sa mga bagay na ginagamitan ng baterya at elektrisidad. Pagkat madaling maapektuhan o mamanipula ito ng mga masasamang elemento. Inilabas na rin ni Andy yung lata na kanyang nilagyan ng mga butas. Sinindihan na niya ang kandila. Pero sa tuwing dadampi na ang apoy sa pabilo nito, ay bigla na lang iyong namamatay. Na para bang hinihipan talaga para hindi sumindi. Ilang palito na ang kanyang nasayang ay hindi pa rin niya magawang masindihan ang kandila. Hanggang sa umusal na siya ng maikling panalangin at sa wakas ay nagliwanag na ang kandila. At matapos niyang masindihan ang kandila ay agad na niya iyong tinakpan nung malaking latang dala niya. At bigla na lang namatay ng kusa yung flashlight. Na kahit anong gawin ni Andy para muli itong sumindi, ay hindi na niya talaga muli pang napagana. Pero, hindi doon nagtapos yung takot na kanyang naramdaman. Dahil may bigla siyang napansin. Parang hindi na siya nag-iisa doon sa lugar. Napansin niya na para bang mayroon ng
nakatingin sa kanya. At nang dahan-dahan nga niya iyong lingunin, ay nagulat talaga si Andy at napaatras. Dahil nakita niya ang isang taong nakaupo na tulad ng aso. May kahabaan ang buhok nito na bahagyang tumatabon sa kanyang mukha. At lumikha pa ito ng nakakakilabot na tunog. Nakala mo ba ay isa talagang mabangis na hayop? Hinugot kaagad ni Andy ang kanyang itak nang kanyang malaman kung ano iyon. Isa iyong balbal. Isang uri ito ng aswang na kumakain ng patay. Doon na naging malinaw kay Andy kung bakit halos lahat ng nitsong nadaanan niya ay pawang mga sira na at walang laman. Dahil may balbal pa lang kumakain ng mga patay doon. Itinutok ni Andy ang hawak na itak sa balbal at kanya itong binalaan. Sinabi niya ditong hindi siya natatakot at makailang beses pa niyang iwinasiwas ang hawak na itak para ipakita sa balbal na nakahanda siyang labanan ito. Dahan-dahang kumilos yung aswang na sinusundan naman ni Andy yung direksyon nito at hindi niya inaalis yung pagkakatutok ng kanyang itak. Ilang minuto din silang nanatiling ganon hanggang sa mismong yung balbal na ang sumuko at bigla na lang itong nagmadali at mabilis na nawala. Dahil doon ay naisip naman ni Andy na lisaanin na yung lugar dahil nag-alala siya na baka bumalik pa iyon at may mga kasama na. Kaya hindi na siya nagbakasakali pa. Hindi na rin siya nang hinayang doon sa inaasam niyang kakayahan kapag inabutan siya ng umaga sa sementeryong iyon. Nagmamadali niyang nilisan yung libingan at dumiretso doon sa kubo. Pagdating niya doon ay tulog na lahat ang mga kaibigan niya. Ginising niya sila. At nang magising ang mga ito ay nagtaka kay Andy kung bakit umuwi na kaagad. Ikinuwento naman niya sa kanila yung nangyari na hindi niya talaga inaasahang makakatsyempo siya ng balbal doon sa sementeryo. Kaya nang malaman ng kanyang mga kaibigan ang tungkol doon ay nagdalawang isip na rin ang mga itong ituloy pa yung kanilang plano. Pero isa nilang kaibigan ang nagmungkahi na kanila na lang daw hulihin yung balbal. Ngunit hindi sumang-ayon dito si Andy dahil naniniwala siyang hindi iyon nag-iisa at lubhang delikado para kay Andy mag-anak ang mga iyon na baka nga hindi lang binubuo ng iisang mag-anak, baka angkan pa sila. Kaya sinabi niyang lubayon delikado na baka ikapahamak pa nila. Kaya sinabi niya sa mga kaibigan na hayaan na lang ang mga balbal at humanap na lang ng ibang sementeryo na pwede nilang pagdausan. Ipinadala ng isa nating masugid na tagapakinig na nagpakilalang si Kevin. At ito ay naganap taong 1976 sa lalawigan ng Tablas, Romblon. Ang mga naganap sa kwentong ito ay personal na karanasan mismo ng tatay ng ating sender at nakiusap na itago na lang sa pangalang Dado ang kanyang ama. Noong mga panahong iyon, napakapayak lamang ng pamumuhay ng mga tao sa probinsya at kabilang na dito ang pamilya nila Dado na noong mga pagkakataong iyon ay nagbibinata pa lamang. Siya
ay ang pinakapanganay sa kanilang magkakapatid. Bali pito silang lahat at tatlo pa lamang sila na naaasahan ng kanilang mag-anak. Pagkat ang iba nilang mga kapatid ay maliliit pa. Madalas nakasama ni Dato si Anto sa mga gawain sa araw-araw, partikular na sa mga trabaho sa bukid. Sila ang madalas na nakakasama ng kanilang ama, habang si Rowena naman na ikatlo nilang kapatid ay ang siyang nakakatulong ang kanilang ina sa mga gawaing bahay. Kaya kahit simple lamang ang kanilang pamumuhay ay hindi naman sila nagkukulang sa araw-araw. Niminsan ay hindi naman sila sumala pagdating sa pagkain. Isang araw nang padapit-hapon na ay pinauna nang umuwi ni Dado ang ama nilang si Mang Dolpo at ang kapatid niyang si Anto. Pagkat may dadaanan pa raw siya, may nakita kasing tambo si Dado, kung kaya kanya iyong kukunin. Ngunit hindi kasi iyon madadaanan sa kanilang pag-uwi, kung kaya pinauna na niya ang ama at kapatid. Ang tinatawag na tambo sa kanila ay labong sa Tagalog. Nang naglalakad na si Dado papunta sa kinaroroonan ng pake niya, ay mayroon siyang naramdaman na tila ba may sumusunod sa kanya. At kalinsabay noon ay bigla na lang nagtayuan ang kanyang mga buhok sa katawan. Hindi na niya nagustuhan ang pakiramdam, kaya napahinto siyang sandali at kanya munang pinakiramdaman ang paligid. Inilibot niya ang kanyang paningin, pero nakahawak na ang kanyang isang kamay sa puluhan ng nakasubit niyang itak sa bewang. Ngunit wala siyang nakita noong mga pagkakataon na iyon, kung kaya nagpatuloy siya. Pero makaraan lang ang ilang sandali ay nakarinig na siya ng mga pagkaluskos na para bang sinusundan talaga siya. Kaya napatakbo na talaga si Dado dahil sa sobrang kaba. Nung mga panahong iyon kasi ay may namatay na silang isang kanayon. Natagpuan na lamang itong patay sa damuhan sa gilid ng daanan papunta sa bukid. Ang hinala ng marami kagagawan iyon ng aswang, dahil na rin sa nakakakilabot at kalunos-lunos na sinapit nito. Pero ang iba namang hindi naniniwala, ang kanilang itinuturo ay isa lamang mabangis na hayop na siya umanong maaaring gumawa noon. Kaya nga ganun na lamang ang pagkatakot ni Dado, dahil siya at ang buo nilang mag-anak ay kabilang sa mga taong naniniwala na aswang nga ang siyang pumatay sa kanilang kanayong iyon. May naging masaklap na karanasan na rin kasi ang kanilang ama pagdating sa aswang, kung kaya naniniwala talaga ito na umiiral ang gayong mga uring nilalang. Dahil sa matuling pagtakbo ni Dado, ay mabilis na niyang narating yung lugar kung saan naroon yung labong. Pero nagpahinga pa muna siyang sandali, pagkat hiningal talaga siya sa ginawang pagtakbo. Habol-habol ni Dado ang kanyang paghinga, na para bang kakapusin siya. At matapos makapagpahingang sandali, ay sinimulan na rin niya ang pangunguha ng labong. Pagkat hindi siya maaaring magtagal doon, dahil malapit nang kumalat ang dilim. Ayaw niyang abutan ng gabi sa daan. Wala pa naman siyang dala na kahit anong pang-ilaw. Lalo pa nga at may nararamdaman siyang masama. Kaya binilisan talaga ni Dado yung pangunguha noon.
at agad na inilabas yung dalangsako na nasa kanyang likuran at isinilid ang mga iyon. Nang bigla na lang lumangit-ngit ng malakas yung kawayan na mabilis na napatingin si Dado sa may itaas. Nakita niyang gumalaw talaga ang mga sanga at dahon nito. Pero wala namang malakas na hangin o kung ano paman na maaari magpagalaw sa kawayan. Muling kinabahan si Dado. Kaya agad na siyang tumalikod at nagmamadaling tinahak na ang daan pabalik. Maya-maya pa ay may narinig na siyang tunog. Naayon pa sa pagkakasabi ni Kevin na ating sender ay gawasak-wasak ang huni noon, na ang ibig sabihin ng salita nilang iyon ay inilalarawan nito yung tunog ng aswang na nagpapakita ng pagiging agresibo nito. Kaya mas nagmadali pa si Dado. Pasa ng kanyang mga pinanguhang labong ay sinikap pa rin niyang makatakbo. Sabi ni Kevin, nang mga sandaling ito ay nagtatayuan ng talaga ang mga balahibo ng kanyang ama dahil sa sobrang takot. At nararamdaman na rin ni Dado na parabang nangangapal na ang kanyang ulo. Kahit sino ay hindi talaga papangarapin na mapunta sa ganong sitwasyon. Pagkat kapag ganun na ang huni ng aswang, ay talagang aatake na ito. At iyon na nga ang nangyari. Bigla na lang napahinto si Dado nang makakita siya ng isang malaking ibon na kulay itim na dumaan ng mabilis sa ibabaw ng kanyang ulo. At nakita niya iyon dumapo sa lupa sa may unahan. Habang nakatayo at nakikiramdam, ay hinawakan na ni Dado yung pula ng kanyang itak. Di nagtagal, nakita niya ang isang napakalaking baboy sa kanyang harapan na dahan-dahang lumalapit. Kaya natulala si Dado at wala sa sariling napitawan ang hawak na sakong kanyang pasan-pasan. Nakita niya sa mapupulang mga mata ng baboy ang masamang intensyon nito. Napansin din niya yung mga ngipin itong nakausli dahil sa haba at laki ng mga iyon. At matindi itong naglalaway. Nang muli itong lumikha ng tunog bilang isang baboy, ay doon pa lang naimasmasan si Dado. Hinawakan niya ng isang kamay yung lalagyan ng kanyang itak at mabilis nang hinugot iyon. Ayon sa ating sender, ang tanging nasa isip na lang ng kanyang ama noong mga oras na iyon ay ang lumaban, na nasabi pa nga raw ng tatay niya sa sarili na bahala na. Pakiramdam noon ng kanyang amang si Dado ay iyon na talaga ang kanyang katapusan. Pero napansin itong patuloy lang siyang pinagmamasda ng baboy at hindi na ito lumapit pa ng gusto sa kanya. Nasa halip pasulong papunta sa kanya ang dapat sanang lakad nito, ay naglakad ito ng patagilid habang nakatingin pa rin sa kanya at hindi iyon iniaalis. Isang bagay na lalong nagpatibay na iyon nga ay hindi pangkaraniwang baboy, kundi ito ay yung aswang na naramdaman niyang sumusunod sa kanya. At siya ring narinig niya na humuhuni ng agresibo. Ang hindi naman biglaang pag-atake ng aswang ay nakapagbigay naman ng pagkakataong kay Dado para makapaghanda. Humanda si Dado
at ipinosisyong mabuti ang kanyang sarili. Nainiunat niya ang kanyang kaliwang kamay bilang panangga. Habang nakaatras naman ang bagya, ang kanan niyang kamay na may hawak ng itak at nakaangat na. Hindi maintindihan ni Dado kung bakit parang nagdalawang isip na umatake yung aswang. Pero kita niya ang matinding galit sa mga mata nito. Patuloy lang niya iyong sinundan habang pinapaikutan siya na kanya talaga itong hinaharap. At hindi niya rin ibinababa ang kanyang pangdepensa, ganun din ang pang-atake. Isip ni Dado, kung sakaling umatake na ang aswang, ay kanya na lamang ibibigay ang kaliwa niyang kamay. Pero sisiguraduhin niyang matataga niya ito. At yun yung pagkakataon na hinihintay niya. Pagkat iyon lang ang tangi niyang pag-asa. Hanggang sa mapansin na lang ni Dado na nagpatuloy na yung malaking baboy sa paglakad papunta doon sa gilid ng daan. At pinasok nito ang kasukala noon. Nung mga oras na iyon ay nagpasimula na ring kumalat ang dilim. Kaya agad nang dinampot ni Dado yung sako at nagmadali. Hindi na muna niya ibinalik ang kanyang itak sa lalagyan nito. Nagpa siya si Dado na dumaan muna sa kaanak nila na pinakamalapit doon upang makapanghiram ng pang-ilaw. Dahil halos isang oras pa ang kanyang dapat nalakarin bago marating ang sa kanila. At madilim talaga noong mga pagkakataong iyon pagkat walang buwan. Nalaking pasalamat ni Dado sapagkat iniwan na lang siya doon ng aswang na kanya naman iyong sinamantala para makalayo doon sa lugar. Pagdating ni Dado sa bahay ng tiyuhi niya kung saan siya manghihiram ng pang-ilaw ay naabutan niya itong may kainuman. Ipinakilala siya nito sa bisita at sinabing kumpare iyon ng kanyang tiyuhin na taga kabilang bayan. Masayang masaya ang tiyuhin niya dahil ngayon lang daw siya nito muling nadalaw. Matagal na panahon na rin daw na hindi sila nito nagkita. Kaya nga nagulat ang tiyuhin niya sa bigla ang pagdating nito. Sinabi naman kagad ni Dado ang kanyang pakay kung bakit siya napasadsad sa bahay ng tiyuhin. Pumayag naman ito at sinabing walang problema na kanyang pahiramin si Dado, pero nakiusap ito. Nakiusap ito sa kanya na huwag na munang umuwi at samahan muna silang uminom. Nahiya naman si Dado na tanggihan ang paanyaya ng kanyang tiyuhin, kung kaya pinaunlakan niya ito at sumalo sa kanila. Nang nakailang tagay na siya ay napansin niyang tila ba pinag-iinitan siya ng kumpare ng kanyang tiyuhin. Di niya alam kung bakit parang mainit ang dugo nito sa kanya, na para bang naepangan yata ito sa kanya, na sa tuwing may ikukwento siya o di kayo sasabihin ay lagi siya nitong kinukontra at palagi na lang may pasaring. Halos sa lahat yata ng sinabi nito ay palagi siyang pinariringgan. Kaya nang hindi na iyon matiis pa ni Dado at talagang nasagat na rin siya, ay kanya na rin pinatulan yung mga sinasabi nito. Sinasagot na rin niya ito sa bawat pagpaparinig na ginagawa. Hanggang sa nauwi na nga iyon sa mainit na pagtatalo na ikinagulat nilang lahat na naroon, kasama na ang tiyuhin niya.
na nagtaka talaga ito kung bakit ganon yung kanyang kumpare. Naluba niyang ikinagulat ang ipinakita nito sa kanyang pamangkin. Hanggang sa bigla na lang itong bumunot ng palisong at agad iyong pinuksan. Iwinasiwas iyon sa tiyuhi ni Dado kung kaya umilap naman ito. At hindi siya nagawang maawa. Nasinadya pa lang talaga iyon ng kanyang kumpare nang upang sa ganon ay malaya niyang mauundayan si Dado. Pagkat si Dado naman talaga ang kanyang punteriya. Na nakita pa nga nila ang kagyat na pagbabago ng mukha nito. Na talaga namang napakabangis. Pero ang hindi niya alam ay pasimple nang hinugot ni Dado yung kanyang itak na ipinatong sa isang bangko sa ilalim ng mesa noong sila ay mainit pa lang na nagdidiskusyon. At mayroon ng masamang kutob si Dado kung bakit napakainit ng dugo nito sa kanya, na para bang gumagawa lang talaga ng dahilan para magpang-abot sila. Nahalatang halata niya at ramdam ang matinding galit nito. Idagdag pa yung mga sinabi ng kanyang tiyuhin na yung kumpare niya ay kararating lang, na nauna lamang daw ito ng ilang minuto kay Dado. At nang ipakilala ito kay Dado ay parang nagulat pa at napansin niyang napatiimpag ang ito. At pakiramdam ni Dado ay parang nakita na niya talaga ito. Kaya doon nagkaroon ng masamang hinala si Dado, na marahil ay ito yung aswang na nagtangka sa kanya. Kaya nagdidiskusyon pa lamang sila ay nagsiguro na si Dado. Napalihim na niyang hinugot agad ang kanyang itak mula sa lalagyan nito. At hindi lang niya basta hinugot iyon. Nilagyan niya rin ito at pasimpleng pinahira ng humay na inihain sa kanila kasama ng pulutang nasa mesa. Lagi niya kasing tinatandaan ang mga bilin ng kanyang ama pagdating sa mga aswang at iba pang masasamang elemento. At natutunan niya sa ama na ang humay o kanin ay isa ring mabisang pangontra pagdating sa mga aswang. Kaya nga nang siya na ang undayan ng kumpare ng kanyang tiyuhin ay sinanggal lamang niya iyon ng kaliwang kamay at saka siya gumanti. Hindi lang basta bumaon ang kanyang itak sa katawan ng lalaki, kundi tumagos talaga iyon. Naanimoy mas malambot pa sa katawan ng puno ng saging ang kanyang katawan, na para bang wala iyong mga buto, na dumire-diretso talaga ang itak ni Dado. At dahil iyon sa bisa ng humay na kanyang inilagay sa sandata. Sinamantala kasi ng lalaki ang pagkakataon nang mawalay sa katawan ni Dado ang kanyang itak na mayroong bronse sa puluhan. Nang makita ng lalaki na tinanggal ni Dado sa pagkakatali sa kanyang bewang at inilagay sa upuan na nasa ilalim ng mesa. At dahil sa pagkakawalay ng itak ni Dado na may bronse, kung kaya mas lumakas lalo ang loob ng aswang at hindi na ito nagdalawang isip pa na atakihin si Dado. Pinangingilagan din kasi ng mga aswang ang bronse, kung kaya nga nagdalawang isip ito nang makita niya ang bronse sa itak ni Dado sa una nilang pagtatagpo. Dahil naman sa ginawa ni Dado ay patay na bumagsak ang lalaki sa lupa. Naggulantang
ang kanyang tiyuhin at tiyahin, maging ang mga pinsang nakakita. Pero dahil sa kamag-anak siya ng mga ito at pagtatanggol naman talaga sa sarili ang kanyang ginawa, kaya hindi rin nakasuwan si Dado. At sinuportahan talaga siya ng kanyang mga kaanak. Idagdag pa ang katotohanan na nung mga panahong iyon, siya ay isa pa lamang minor de edad. Pero kung madali mang nalibre si Dado ukol sa kanyang mga pananagutan sa batas, ay hindi naman naging madali at basta-basta lamang niyang matatakasan ng puot at bagsik na nararamdaman ng mga kamag-anak ng aswang na kanyang napatay. Na tsumitsyempo lamang at naghihintay ng tamang pagkakataon para makaganti ang mga ito. Kaya nung huli ay napilitan ng kanyang mga magulang na paalisin si Dado doon sa kanyang lugar. Pinakiusapan ng kanyang ina ang nakababatang kapatid nito na nasa Maynila. At doon na muna pinatira si Dado. Kaya doon na ito nakapagtrabaho at kalaunan ay nagkapamilya. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampo sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.